Nehemias. Naglagay ng mga opisyal sa Jerusalem. Ikapitong kabanata. Nang matapos na ang pader ng lungsod at naikabit na ang mga pinto nito, itinalaga sa tungkulin nila ang mga gwardya ng mga pintuan ng lungsod, ang mga mang-aawit at ang mga levita. Ibinigay ko ang tungkulin ng pamamahala sa Jerusalem sa kapatid kong si Hanani kasama si Hanania na commander ng mga gwardya sa buong palasyo. Pinili ko si Hanania dahil mapagkakatiwalaan siya at may takot sa Diyos higit sa karamihan. Sinabi ko sa kanila, huwag niyong pabayaang nakabukas ang mga pintuan ng lungsod kapag tanghaling tapat, kahit may mga gwardya pa na nagbabantay. Dapat nakasara ito at nakakandado. Maglagay din kayo ng mga gwardya mula sa mga mamamayan ng Jerusalem. Ang iba sa kanila ay ilagay sa pader na malapit sa mga bahay nila, at ang iba naman ay ilagay sa ibang bahagi ng pader. Ang talaan ng mga tao na bumalik mula sa pagkabihag. Napakalawak noon ang lungsod ng Jerusalem, pero kakaunti lang ang mga naninirahan doon at kakaunti rin ang mga bahay. Kaya ipinaisip ng aking Diyos sa akin na tipunin ang mga pinuno, mga opisyal at iba pang mga naninirahan para maitala sila ayon sa bawat pamilya. Nakita ko ang listahan ng mga pamilya na unang bumalik mula sa pagkabihag. Ito ang nakatala roon. Ang mga sumusunod ay ang mga Israelita sa probinsya ng Huda na binihag noon ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia. Ngayon umalis na sila sa lugar na iyon at bumalik na sa Jerusalem at sa sarili nilang mga bayan sa Huda. Ang namuno sa pagbalik nila sa Jerusalem ay sina Zerubbabel, Jeshua, Nehemias, Azaria, Raamias, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mesperet, Bigvai, Nehum, at Baana. Ito ang talaan ng mga mamamayan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag. Mga angka ni Naparos, 2,172. Shephatia, 372. Ara, 652. Pahat Moab mula sa mga pamilya ni Jeshua at ni Joab, 2,818. Elam, 1,254. Zatu, 845. Zakai, 760. Binwi, 648. Bebai, 628. Azgad, 2,322. Adonikam, 667. Bigvai, 2,067. Ading, 655. Ater na tinatawag ding Hezekia, 78. Hashum, 328. Bezai, 324. Harif, 112. Gibeon, 75. Ito ang bilang ng mga tao na bumalik mula sa pagkabihag, na ang mga ninuno ay nakatira sa mga sumusunod na bayan. Bethlehem at Netofa, 188. Anatot, 128. Bet Asmavet, 42. Kiriat Jearim, Kefira at Beerot, 743. Rama at Geba, 621. Mikmash, 122. Betel at Ai, 123. Nebo, 52. Elam, 1,254. Harim, 320. Jericho, 345. Lod, Hadid at Ono, 721. Sinaa, 3,130. Ito ang mga angkan ng mga pari na bumalik mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Najadaya mula sa pamilya ni Jeshua, 773. Imer, 1,052. Pashur, 1,247. Harim, 1,017. Ito ang mga lahi ng mga Levita na bumalik din mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Jeshua at Kadmiel mula sa pamilya ni Hodavia, 74.
mga awit sa templo na mga angkan ni Asaph, 148. Mga gwardiya ng pintuan ng templo na mga angkan ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, at Shobai, 138. Ito ang mga angkan ng mga utusan sa templo na bumalik din mula sa pagkabihag: Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Siya, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezing, Nekoda, Gazam, Usa, Pasea, Besai, Meunim, Nefusim, Bakbuk, Akupa, Harhun, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, at Hatifa. Bumalik din mula sa pagkabihag ang mga angkan ng mga alipin ni Solomon, ang mga angkan ni Nasotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret Hazebaim, at Amon. Ang kabuuang bilang ng mga angkan ng mga utusan sa templo at mga angkan ng mga alipin ni Solomon ay 392. Mayroon ding bumalik sa Jerusalem mula sa mga bayan ng Telmela, Telharsha, Kerub, Adon at Imer. Pero hindi nila mapatunayan na sila'y talagang mga Israelita. Sila ang mga angkan ni Delaya, Tobiah at Nekoda, 642. Hindi rin mapatunayan ng mga angkan ni Nahobaya, Hakoz at Barzilai na mga pari sila. Nang nag-asawa si Barzilai, dinala niya ang pangalan ng biyenanyang si Barzilai na taga Gilead. Dahil nga hindi nila makita ang talaan ng kanilang mga ninuno, hindi sila tinanggap bilang mga pari. Sinabihan sila ng gobernador ng Huda na hindi sila maaaring kumain ng mga pagkain na inihandog sa Diyos hanggat walang pari na sasangguni sa Panginoon tungkol sa kanilang pagkapari sa pamamagitan ng Urim at Tumim. Ang kabuuang bilang ng mga lalaki mula sa pagkabihag ay 42,360. Hindi pa kabilang dito ang mga alipin nilang lalaki at babae na 7,337 at mga awit na lalaki at babae na 245. May dala silang 736 na kabayo, 245 mola, 435 kamelyo, at 6,720 asno. Ang ibang mga pinuno ng mga pamilya ay nagambag para sa muling pagpapatayo ng templo. Ang gobernador ay nagbigay ng 8 kilong ginto, 50 mangkok na gagamitin sa templo, at 530 pirasong damit para sa mga pari. Ang ibang mga pinuno ng mga pamilya ay nagbigay para sa ganitong gawain ng 168 kilong ginto at 1,200 kilong pilak. Ang kabuuang ibinigay ng iba pang mga tao ay 168 kilong ginto, 1,100 kilong pilak at 67 pirasong damit para sa mga pari. Ang bawat isa sa kanila ay bumalik sa mga bayan na kung saan nagmula ang kanilang pamilya, pati na ang mga pari, ang mga levita, ang mga gwardiya ng mga pintuan ng templo, ang mga mang-aawit, at ang mga utusan sa templo.